ginawa mo sa kalaboko. Tsaka kung gagawin sa'yo. Report sa amin, hanapan rin si Oscar sa may kura ng kalakaw. Pero nang puntaan namin doon, wala na. Baka na maalam mo kung nasaan. Ituro mo lang siya sa amin. Huwag kang mag-alala, hindi namin siya sasaktan. Kung alam mo kung saan siya nagtatago, Hepe, hindi mo na ako makikita rito. Siguradong nagtatago na akong kasama na ngayon. Balitaan ko nangyari sa'yo eh. Mabuti na lang nakaligtas ka. Pinalaan kita na makakain eh. Tsaka mga damit mo. Ano to? Quintas. Alam ko. Pero ibang klaseng quintas to eh. Para ano ba to? Galing niyang kaitay. Nandahil dyan. Kaya hindi ako nakatay. Nagsilbi proteksyo po yan. Laban sa tama ng bala. Huwag mong sabihin agiman to. Wala na ito sa panahon ngayon. Nasuot ni Ideya. Lahat ng klaseng sakit na dumapo sa kanya. Ay madaling kumagaling. Hindi siya minum. At naniniwala lang. Sabi siya ng gamot na binibili sa butika. Ngunit nang nilipat sa akin yan, tsaka lamang siya naman tayo. Ngayon lang ako lang maibang pa rin nang dahil sa suot ko yan. Nakaligtas ko. Para manding malayo sa akin ang kamatayan. Hindi ko inaalis sa iyo ang paniniwala mong yan. Pero para sa akin,
Ang alam ko naligtas sa'yo ay ang pagtitiwala mo sa Diyos at ang determinasyon mong mabuhay. Walang kinalaman to. Eugene, hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. Alam ko ang Diyos na naligtas sa akin. Pero siguro, magustuhan din niya na mapasangin ang kwenta sa inyo para aking mabuhay pa at magagati sa mga happy ang dinanas ko. Hindi ba? Huwag na nga natin pagtaluan yan. Baka kung saan pa tayo umabot eh. Ang mahalaga ngayon, makaalis ka rito. Alam ko mainit ka. Huwag muna ngayon eh. Tatapusin ko muna ang dapat kong tapusin. Good job! 22! Last call! Kwarta na ito, Dodo. Sino ka muna at last call ka na eh. Epe, maluwag ang butas sa karayong na pinagkagyan mo sa akin. Hindi ko pa wala, Jarot.
Pero hindi kita titigilan. Sabi mo mamimili ka, baka namin yan. Daya-daya mo naman. Ha? Huwag kang magulo. Oh, kapag nakahari mo na ako, sinabi mo na. Huh? Jesus! Jesus mo na naman! Sir.
sinasasabi ni Congressman. Umpisa sa akin, sir. Pansamantalan niyo muna ang babawasan ninyo mga siyento. Hindi pwede yan. Lit-lita nga na kinikita namin, babawasan niyo pa. Eh, ano pa nga kitira sa amin? Kung ayaw niyo pumayon, hindi na kayong maray simula sa lupag ito. Kakayaw ko ito ng bago kong negosyo. At lalagyan ko ng mga sarili ko't kuhan. Saan naman kami kukuha na ikabubuhay namin? Ewan ko. Binibigyan ko kayo na sa lingkod para magana. Pero, hindi mo lang kung siguro ganun ko sa mga tao. Ano malay nyo? Kung bago makalipas sa sanding ko. Pagbago isip ko. Sigur sa kondisyones na ating pag-uusapan. Nasa rest house lang ako. Alam nyo, madaling kausap si Congressman. Ano ka na tatasin mo? Ang ganda ng anak mo. Alam mo, Felia, matagal na sinabi sa akin ni Congressman na may gusto siya sa'yo. Ano ba naman yung pagbigyan mo siya na isang gabi? Huwag ka na magdalawang isip, kapatid. Alalahanin mo na lamang ang mga tatihang inabot mo sa kanila. Ang pagkamatay ng iyong mama. At huwag ka na rin umasa na mabibigyan ka nilang justisya. Sapagkat kung noon na wala pang ginagawa mo sa mama. Ito ay pinagkait nila sa'yo. Ngayon pa. Kailangan ka namin, kapatid. Malaki ang maitutulong mo sa amin si Marahin. Sapagat ikaw ay matatagi. Ikaw ay matabang. Pero kailangan mo rin kami. Sapagat kahit gaano kakita. Kahit gaano kakita. Kung wala kang tungtungan. Bubuwal ka rin. Buksan mo ang iisipan, kapatid. Narito ang paraiso ng pag-asa. Ito ang samahan na mapagbibig siya ng tagumpay, ng katarungan. Ito ang bugat ng mga taong makikiramay sa'yo. Kapag tinaas mo ito tininom, nangangulog ang tinatagpo na. Inabati kita, Oscar. Salamat, Oscar. Salamat. Inabati kita. Maraming salamat sa inyo, Kapero. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Inabati kita ka, Oscar. Ay ba? Ikaw na minum niyan. Inabati. Maraming salamat ka. Mañana, mañana, mañana. Maraming salamat. Sana sa susunod. Makakuha ulit ng kagaya niyang mapakinabangan. Oh, inuman tayo. Oscar, sa'yo kong binibigyan minsan ito. Ikaw ang papatay kay Congressman Jimenez. Bakit mo siya papatayin? Walang dahilan para patayin ko siya. Hindi pa sariling kaaway lamang ang dapat patayin. Kundi lahat ang tao na gumagawa ng masama sa kapwa. Lahat ang masamanda mo ay tatagpunod din sa lupa. Isa yan sa patakaran ng organisasyon na dapat sundin ang bawat kasabi. Pusay pala kayo mga bayo, Congressman. Sino na pasok sa rin? Kayo. Kayo ang dahilan kung bakit ako lang pasok dito.
dahil sa ginawa niyong pagkakabayo ko, Ophelia, kagabi. Anong katarantaduhan ang dinasa sa akin? Hindi katarantaduhan ito.
Liga rito. Alam mo na may truck, man. Takbo ka pa ng takbo. Ha? Sir, impound natin yung truck, sir. Tulang ang binigay, sir. Tulang ba binigay? Ako na lang magpupuno niya. Kayo. Oo, pare.
kailangan magsaya tayo. Bakit hindi ka makipagsaya sa amin? Ngayon pa na ikaw nang kinikilala Hitman ng organisasyon natin. May problema ka, no? Maaari bang tumuloy? Hindi na tama ang ginagawa. Marami na akong pinapatay. Mga taong lalamang kinalama sa buhay ko. Pero masasamang tao naman ang pinapatay mo eh. Dapat nasa kanila yun. At ginagawa mo yun dahil sa ideolohiya natin. Yan nga ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan tayo pumatay? Para mabuhay lamang ikiroya natin. Kung ganun pala, hindi palubos ang pakiisam sa amin. Maraming bagay ka pa dapat matutunan, Oscar. Siguro ba. Dahil ngayon ang alam ko lang na pumapatay ako. Dahil sa kagustuhan lang ng isang tao. Si Kayani. Sinusunod ko siya. Bilang pagtanong ng utang na loob sa ginawa niya sa akin sa pagkakadala rito. Kahit papano, alam kong gusto niyang iligtas ang aking buhay. Pero sa ngayon, ang pakiramdam kay bayan na ako. Ayoko na pumatay. Ayoko na maging hitman. Huwag mo sabihin may plano kang kalaban siya. Wala. Kinikilala ko siya bilang pinuno natin. Kaya lang, gusto kong magkaroon ako ng aking sarili desisyon. Hindi yung para akong disusi. Na pwede niya akong paandarin pa ito eh, kung kailan niyo gusto. Hindi ako nagkamali ng pagkakilala sa iyo, Oscar. Gusto ko ang pagiging prangka mo. Siguro, gusto mo rin kausap mo, prangka, no? Prangka rin ako, Oscar. Gusto kita. Sinusiyahan ka rin ba ni Kayani? Para ano? Para magpakbaba sa'yo? Hindi. Come on, come on.
hindi na naisip na ang pera yun ay para sa ating bayan. Walang kuwang sa ating organisasyon ang mga ganakaw. Kami na ang sasagot sa mga papupulang nila, Kayani. Patawarin niya na ho sila. Mahigpit lang siguro ang kanilang pangailangan, kaya nila naganawang koleksyon. Ngayon na naman sila nagkamali eh. Pagbigyan mo na sila, Kayani. Patawarin mo ulit! Patawarin mo ulit! Hindi ko sila maaaring palayain. Makaisuklong pa tayo. Sa payayok na maulit ang pangyayari ito. Gawa lang niya kayong kasangkapan.
Hinihintay lang niya na tumaas ang presyo ng iyong ulo. Pagdating ng araw, siya rin ang makikinabang. Siya rin ang papadali sa'yo. Hindi ako madaling maniwala. Paano ko makasisiguro na hindi kayo nagsisinungaling ang kasinungalingan bago mo mapatunayan ang kasinungalingan? Kailangan malaman mo muna ang katotohanan. Ito ang pinagpili ni Kaya Ernie na gamitin mo. Silence, sa coconut plantation. Bakit ito lang?
Nagre-reklamo na nga ang mga tao eh. Maliit daw ang kita nila ngayon. Stay ka muna ka, Ernie. Akala ko ba'y kaya mo kinuha ang pamamahala ng plantasyon? Eh, para tulungan sila. Bakit mo sila kinukwaltahan? Dahil binibigyan ko sila ng proteksyon. Kung hindi dahil sa takot sa akin ang kamag-anak ni Congressman Jimenez, matagal na sila mahala. Yung mga manggagawa, karamihan ay kamag-anak mo sa babaryo. Matagal na silang naghihira. Bakit hindi natin pabayaan makaawin muna? Bago mo sila kaltasan, paano ang gana sa sakyan? Kung walang gasolina, paano papatakbin ang organisasyon? Kung walang pera? Atty. Pilay, isa sa mga kliyente niyo, ang nagsumbong sa amin, sinasabi niya na ito rong bahay lupa mo ay kinamkam mo lamang sa kanya. Anong kinamkam? Idilipensa ko kasi sa korte ah. Dahil panalo ka naman ang kaso niyan. Pero pinayaran ka naman ang kaso, di ba? Ngunit alin lang mo siya. Napatiwa mo siya sa isang kontrata para mapasayo ang tahanan ito. Ganyan din ang gagawin ko sa iyo, Atty. Pipirma ka sa isang didoksay para mapabalik ang bayad lupa nito sa kanya. Pirma. Eh kung ayaw ko pumirma. Papatayin kita. Nasunuri ka naman pala, Tony. Oh, sige, salamat. Siya nga pala, Tony. Palagay ko, ang taong katulad mo ay di na dapat mabuhay. Pawalang gala ko. Sino mo sa inyo si Judge Lebson? Ako, bakit? Meron mo sana kung gusto ng ipaki... Huwag mong isturbe, baka malasin ako. Talaga pa pala si Kapkutan ka mo. Pwede. Hindi mo dadagdagan to, impound namin yung truck mo. Bawal man mo, Jason. Pagkailan natin ito, pare. Thank you.
maliwanag ang sinasamantala nila. Ang pagiging wanted ko. Sabihin man nila na ako at ang grupo natin ang siyang pumatay sa mga biniktima nila. Maniniwala mga alagad ng batas. Madiniin tayo. Lalo-lalo na ako. Sapagkat hindi ako maaaring makalantad para i-depensa ang aking sarili. Oo nga. Yan ang dahilan. Kung bakit kailangan ko siyang patayin. Meron tayong intelensya. Mga tao mag-iimbestiga kung sino siya. At kung ano ang kanyang modus operandi. Alam kong meron koneksyon ang tao niya. Pero malakas din ang ating suporta. Kaya natin. O, para, pare. O, sige, pare. Kaya pa ako matasakyan, dali mo na lang dito. Thank you.
sasabihin ko sa iyo kung kailan. Ikaw, alam ko, hindi mo pa ako mahal. Malamig ang halik. Pero dahil prangka ka rin, siguro, sasabihin mo sa akin kapag mahal mo na ako. It has gone too far. Dahil lamang sa ilang gawain ng masasamang elemento na pagdiditangan ng lahat ng taong gobyerno masasama. Isa pa ang Oscar Ramos tingnan. Isa pa yun ito na yun. We must get him by all means. Ano, alis eh pa? Tuloy na palang iniwan ni Oscar Filusin. Eh, kung ako piniling manugang, di... Inay! Ha? Pinas, tulungan mo kami! Dalihan mo! Ako, saan-saan naman? Baka mabuhay ako po. Kita mo, Lucing? Kung ako naging asawa mo, di ba kasama ka sana sa ospital? Sabihigil ka nga rin, Toto. Baka si Paibin na rin eh. Well, then, try again, please! Sa tatay mo, doon po niya, Ernie.
sinasabi ko na nga ba't yan ang itatanong mo sa akin eh. Bueno, panahon na para malaman mo ang katotohanan. Si Kaerni ay hindi kasama sa pangkalahatang organisasyon. Kaya ang ating samahan ay peke, kulorom. Matagal na pala kayo magkakasama ni Kaerni. Bakit kayo sumabi ko sa kanya? Samantala alam na pala ninyong ganyan. Huli na nang malaman ko. Matanda na ako. Hindi ko na kayang lumaban pa. At saka meron siyang banta na sino man tumiwalag sa samahan ay papatay niya. Ayoko matamay ang mag-ina ko. Kaya pumirmi na kami ron. Bakit hindi kayo pinatay nang malis kayo? Darating yun. Alam ko. Hindi kayo sinisira naman ninyo si Kayani sa kanyang ginawa? Kabero, kung totoo ang sinasabi ninyo, bakit kayo naglihim sa inyong mga kasamahan? Paano eh, nakasiksik na sa utak nila ang lahat ng salita ni Kayani. Siya ang pag-asa. Siya lang ang magpagpapaligaya. Mag-aangat na kahirapan ng mga tao. Paano mong babalihin yun? Maniniwala kaya sila sa salita ko? Kaysa salita ni Kyrie, mahirap talagang tanggapin sa Oscar. Pero wala na mangyayari. Puro pag-asa lang natin sila sa mga tao. Marami nang naitatagong parents si Kyrie. Sinusolo niya. At kayo, ginagawa lang niya kayong kasangkapan. Hinihintay lang niya na tumasang presyo ng iyong ulo. Pagdating ng araw, siya rin ang makikinapang. Siya rin ang papatay sa'yo. Hindi ako madaling maniwala. Paano ko makasisiguro na hindi kayo nagsisinungaling ang kasinungalingan? Bago mo mapatuloy ang kasinungalingan, kailangan malaman mo muna ang katotohanan. Ito ang pinapili ni Kaya Arne na gamitin mo. Silence, ang mga mamamayan na nasa ilalim ng batas. Ang pinag-
Pinagagawa mo. Ayaw patayin ka, Oscar, ang taong ipinapapatay mo. Bakit? Nagkasunod, nakita ko. Namahal ang mga taong bayan ang taong ipinapapatay mo sa akin. Kapayapaan. Kaunlaran at pagkakaisa. Ang mensahe niya para sa bandang. Pareho lamang kayo. Kaya lamang. Kito to. Ikaw, hindi. Anong pinagkasabi mo? Anong mali mo sa demokratikong himagsikan? Anong bang sulayan na mata ang bayan na matagal ng nakapi? Ang kailang sulayan ay katarungan at ang pinagalaban ko. Kaya huwag mo sasabihin na ako hindi totoo. Bari hindi baliwalag sa akin ang tungkol sa himagsikan. Pero ako'y nakakaulawa. Wala tama at mali. Tama ba ang ginawa mong patpatay sa mga kabalipandan? Sa oras ng himagsikan, ang buwis na katak sila ni kamatayan. Sabi lang ng pagturo mo sa kanila, hindi pa lang lumabas sa akin. Sila'y mga taksil, pati ba mga bata, mga matatanda, mga babae mo na laban. Iluhus mo silang lahat para makuha mo ang lumang pag-aaral nila. Nagtapas sa akin si Kaperong noon. At naramdaman ko na totoo ang sinasabi niya. Matagal mo lang niloloko ang mga tao rito. Ginagamit mo sila para sa iyong pansarili kapakanan. Wala kayo na, Ernie. Huwag mo lang asahan na magpapailanan ako sa iyo. Pag-iwalay na tayo ng landas. Sapagkat ikaw, sa buwan ng mga bayan, isang tribo.
lahat ng paraan para ipagtanggi ko kayo sa kanya upang kayo ay makaiwas sa pinapato niyang buwis. Lalabanan natin sila. Bibigyan ko kayo lahat ng sandata. Thank you.
mabuti rin. Ang laki-laki na niya, oh. Oo nga eh. Gabi-gabi na, kasi ba ito? Ngayon lang naman nangyari na, siguro ano yung darating ka. Nabigyan ka na ba siya? Oo, sa'yo ko nga pinangalan, Junior. Oo. Junior. Oh, gusto mo yan? Ha? Huwag mo kakainin, Barbie, ha? Gusto mo ba yan? Ha? Tingnan mo itong alak mo. Gusto ang kwintas ko. Gusto mo ba talaga yan? Ha? Oh, yun lang. Oh, wow! Oh, sige, suit mo. Paalis ka na. Ang dali mo naman. Saan ka ba pupunta? Hindi ako maaaring magtagal. Kung maaaring nga lamang na hindi ko kayo gusto iwan. Rosing, paghahanap muna ako ng bagong titira natin. Doon sa malayo yung lugar na walang nakakakilala sa akin. Sawa na ako sa katatak. Gusto ko na matahimik. Eh. Yun ang bahay siya. Nandiyan yung Oscar Ramos.